Hi guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video. And this time, it's going to be a cooking video. Katatapos ko lang mag-workout. As you can see, naka-working outfit pa ako. I mean, workout outfit pa ako. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko lulutuin itong recipe na nakita ko na pinost ni Erwan or nakita ko na ginawa ni Erwan yesterday. Sobrang natakam talaga ako. Eh, ako pa naman ang bilis ko mainggit sa mga pagkain. Alam mo yung pag may nakikita akong masarap na pagkain na niluluto online or sa TV. Alam mo yung bigla-biglaan ka nalang mag-crave. Bigla-biglaan ka nalang parang, oh my God, I wanna eat that food. So, ang niluto ni Erwan doon sa nakita ko yesterday is corned beef raclette. Sa mga hindi nakakaalam ng raclette, well, ako din, hindi ko din alam ang raclette. Ang raclette pala ay isang klase ng cheese. So, itong lulutuin natin today is my corned beef, merong patatas, at merong cheese. Pero ang gagamitin natin is yung mga ingredients na pwedeng-pwede mong makita sa loob ng ref or sa iyong pantry sa bahay nyo. Okay, so let's start. Of course, unang-una guys, nandito ang ating Pure Foods corned beef. So itong corned beef na to ang gagamitin natin for our corned beef today. So it's 100% pure beef. Ito yung favorite ko na klase ng corned beef ever since when I was younger. With this one, mas nalalasahan mo yung pagka-beef. Nafe-feel mo na talagang beef yung kinakain mo as compared to other corned beef. And when it comes to people that matters to us, we only serve the best. And Pure Foods corned beef ang pinaka-the best for me. Alam nyo na yan kasi for sure na try nyo na to. So we also have here onions. So ilalagay natin yan mamaya sa ating corned beef. And then of course, meron tayong patatas na hiniwa natin kanina. Meron akong cayenne pepper. Meron din akong garlic. So ito yung mga panlalasa natin sa patatas natin mamaya. And of course, meron akong black pepper. And then for our cheese sauce, meron tayong flour. Meron din tayong milk. Meron tayong cheddar cheese. Singles lang yung meron ako guys. Pero kung meron kayong mas magandang klaseng cheese, why not? Yun yung gamitin nyo. Pero I only have this. And then meron tayong butter. Uunahin natin iluto yung patatas natin. Okay? So tanggalin mo lang yung water. So mainit na siya guys. What I'm going to do is I'm going to put a little bit of oil. So doon sa video guys, binake yung patatas pero ako, dahil wala naman akong oven, iluluto lang natin yung patatas ng ganito. Okay? Patayang oven, patayang juicy. So pag okay na siya guys, pag mainit na yung pan or mainit na yung paglulutuan mo, go! Ilagay mo na yan. Be careful lang kasi baka matalsikan kayo, magtatalsik ko ha, ng bonggang-bongga. See? Told you. So, iluto mo lang ng konti. Saka natin ilalagay yung mga spices na ilalagay natin dito. Now, what I'm going to do is I'm going to put black pepper, garlic powder, and then yung cayenne pepper para meron siyang konting, you know, spicy effect. Tapos lalagyan ko rin siya ng a little bit of salt. Konti lang. Ihalo mo na yan sis para mag-spread na yung mga spices and all. O diba? Feeling chef. So guys, hintayin natin na mag-golden brown ito. Yung mga edges niya, maluto siya hanggang sa loob. So i-check nyo siya lagi. Huwag nyo siyang susunugin. So bantayan nyo lang siya. At ngayon na, amoy ko na siya guys, ang bango. So later guys, isa-set aside natin to para iluto naman natin yung ating cheese. Okay guys, so now ang gagawin naman na natin is lulutuin na natin ang ating cheese sauce. So doon sa ginawa ni Erwan, raclette cheese ang ginamit niya. Pero since wala tayong raclette cheese, tuturuan ko na lang kayo kung paano gumawa ng cheese sauce. Which is, pwedeng-pwede nyo pa rin naman gamitin sa ating potatoes. So what we're gonna do guys is, first, painitan lang ulit natin ang ating pan. Yes, okay, so nasa sa inyo na kung paano kayo magiging generous sa inyong butter for your cheese sauce. O, diba? And then, now, lagyan lang natin ng konting-konting flour. Hindi lang, guys. Kasi kailangan natin iluto yung ating flour bago natin ilagay ang ating milk. Tapos, bilisan yung humalo, ah. Tapos, huwag masyadong mabili, ay malakas yung inyong fire. And then, now, let's put milk slowly. And then, while you put milk, you slowly mix it
para to make sure na mag-mix ang flour, butter, and milk. Para maging thick yan. Halo-halo nyo lang, guys. Para hindi mamuumuo yung flour. Tapos mamaya, pag medyo thick na siya, dun natin ilalagay ang ating cheddar cheese. Yan. Oh my gosh. And reduce the fire. Kasi baka masunog yan. Okay. So now what we're gonna do is, since wala akong cheese na mamahalin sa aking ref ngayon, gagamit tayo ng singles. Pak! Mix them together. Kita mo yan, sis? Oh my God! Rocklet hoop? Okay, you know what? Okay na yan. Hindi ko na siya masyadong papatagalin sa pan kasi baka masunog. So, turn off the heat. Itabi na natin to, guys. So, mamaya, pag nag-plating tayo... Wow! Plating? Pag nag-plating tayo mamaya, doon natin ilalagay ito sa ating cheese raclette-racletan. So, ayan na guys. It's time for us to cook our Pure Foods corned beef. So, ang gagawin nyo lang is using a butter knife. Pasok nyo siyang ganyan. Oh my gosh, wait. Pasok nyo siyang ganyan. And, ayun. So, ito na siya guys. Ito na ang ating Pure Foods corned beef. Oh, my favorite. Lutuin na natin ang ating Pure Foods corned beef. This is the moment. Alright, first, is oil muna. Konti lang. Kasi meron ng oil yung corned beef. Okay, ayaw mo naman na maging sobrang oily yung corned beef. And then, ang ating onion. Nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong unahin. Kung onion or yung corned beef. Pero ako, usually, inuuna ko yung onion. So, hintayin nyo lang na maging golden brown yung onion. Okay. So guys, huwag nyo masyadong lulutuin ng sobra itong onion. Parang half-cook lang yung gagawin nyo dito kasi meron pa siyang cooking time with the corned beef mamaya. So ayaw nyo naman maging sobrang overcooked yung onion nyo, diba? So actually, okay na yan. And then now, ilagay na natin ang ating Pure Foods corned beef. Oh my God. Alam mo, ang dami nito. I-share ko to, kaila Mam Shirona. So, hayaan nyo lang guys na maluto siya at mag-reduce ng konti yung mga juices niya. So, hayaan nyo lang na kumulo siya ng konti. Text muna kayo or magbasa muna kayo ng libro, manood kayo ng TV habang hinihintay nyo. Diba? Alam mo, habang niluluto mo siya, lumalabas talaga yung unique and delicious aroma niya. Kaya sobrang nakakatakam talaga. Okay, so alam mo, sobrang dami nito. Pwede ko itong i-share kay Mam Shironan, pwede nyong i-share sa family nyo, pwede nyong i-share sa loved ones nyo, diba? Sa mga friends nyo. Kasi syempre, it's pure syrup with the family. Okay, update guys! Ito na! Oh, diba? Sabi ko sa inyo magre-reduce yan. Kung gusto nyo na yung medyo tostado, pwede din yun. Or yung medyo ganito siya, na medyo may sauce ng konti. Or yung kanina na talagang juicing-juicy, diba? Nasa sa inyo yan. Pero ako, okay, I think okay na sa akin. So, ito-transfer ko na siya guys at i-rest ko lang siya ng konti bago natin gawin ang ating plating. Ayan guys, so ready na ako mag-plating. So ito ang aking magiging pinggan for today. Para, di ba, para konti lang yung mailagay ko sa pinggan ko. Kasi baka pag malaking pinggan, matitempt akong kumain ng marami. E napakasarap pa naman itong kakainin natin, di ba? So, let's just get a spoon. Ay, first na ilalagay ko is this. Alam nyo, minsan talaga, gustong-gusto ko rin na plate ko yung kinakain ko. Kasi, alam mo yung mas nakakagana kumain pag nilalagay mo siya sa may paarte ka pang plating. Pero kung gutom ka na sis, at hindi mo na, wala ka ng time mag-plating pa na ganito, edi huwag mo nang i-plate. Kumain ka na. Diba? Ayan! So, ilagay mo yung enough patatas na kaya mong ubusin. And then, dito naman sa kabilang side will be ang ating Pure Foods corned beef na naluto na kanina. Oh, diba? Enough na sa akin to na ito yung kinakain ko after workout kasi it will give me enough source of protein, carbs,
na saktong-sakto lang para sa aking diet. So, if you're wondering ano, paano ako kumain right after workout, guys, ito lang yon. Ito lang yung mga nagpapapayat sa akin kasi hindi ako masyadong kumakain ng pagkadami-dami. And of course, huwag natin kalimutan ang ating onions because I love onions. Oh, ganyan. Tapos yung the rest of it, ibigay mo na sa mga friends mo. I-share mo na sa inyong loved ones, diba? So, itabi na natin yan. Okay na yan sa akin. Siyempre, akala nyo nakalimutan ko na yung cheese, diba? So, nandito yung cheese na ginawa natin. So, ilalagay ko na siya dito on top of our potato. Pero before you do that, make sure na ihalo nyo muna siya kasi baka nanigas na siya or whatever. Diba? Oh, ayan. Ready na to. Oh my God. Mas marami pa dapat. Ilagay na natin dapat. Diba? Oh, yes. Ay! So, guys, ito ng ating version of corned beef raclette. Well, hindi na natin siya pwedeng tawaging raclette kasi we did not use cheese raclette. But, this is my version of it. So, titikman ko na siya. Titignan ko kung masarap nga ba itong niluto natin, di ba? Taste test! This is it! Ang ganda ko mag-plate, di ba? Ang cute kaya ng ginawa ko. Perfect na to! So, let's... Ay! I'm excited. Wait. Oh my God. Alam mo, ang galing ko magluto ha, in fair. Hindi ko pa doon nilasahan. But ang sarap. Lasahan naman muna natin yung ano. Corned beef. Nakalimutan yung corned beef. Wow. Pagsama-samahin natin siya. Ayan. One big bite. Oh my God. Guys, yun, try nyo to. Ang sarap. Ang sarap. In fairness pala, ang combination ng patatas, corned beef, and cheese, ha? Grabe. Alam mo, mauubos ko to eh. Teka lang. Wala. Maya na yan. Pinumulan ko tubig, guys. So, ayun na nga, Angels. Ayun na po ang ating niluto for today. Ang ating corned beef raclette-racletan. I-comment nyo sa baba kung ano pa yung mga recipes na gusto nyo na gayahin natin or gawin natin. Kung nagustuhan ninyo ang ating cooking video, just go ahead and like. And of course, kung hindi pa kayo nakakasubscribe, mag-subscribe na kayo. And i-share nyo naman tong video na to sa mga friends ninyong gusto nyong matutong magluto. Ayun, Angels. Thank you so much for watching. And see you on my next video. Bye! Mwah!